Nasa ating po linya ngayon si Mayor Jose Carlos Cari ng Baybay. Mayor, good morning po, Mayor. Good morning, Mayor. Hello, Mayor. Hello. Apo, hello. Apo, Mayor. Good, apo, apo. Hello, hello. Hello. Hello, Mayor. Oh, magandang umaga. Apo, si Ted po ito. Apo, si Ted sa Radyo 5. Mayor, kumpirmahin ko lang po. So far ngayon, ilan pa ho yung nawawala at subject po to retrieval operations po diyan sa lugar po kung saan nagkaroon ng landslide? Doon sa isang barangay, sa Barangay Bunga, may isa pa na hindi na mahanap. Mm-hmm. No? Tapos doon sa Barangay Mailhi, patuloy pang hinahanap ngayon yung apat. Mm-hmm. Tapos, ikawalong araw na kasi, baka mamayang hapon magdesisyon kung itutuloy pa ba o hindi. Doon sa Barangay Cantagnos, more or less, meron pa pong 50 plus ang nawawala. Hindi po ma-exacto yung numero dahil marami na pong nakuha sa shoreline, may mga nakuha sa riverbank, at kinokorrelate yun na galing po doon sa Barangay Cantagnos. Initially kasi merong 103 missing doon. So, pag na-relate nila na galing doon, kung i-assume, more or less nasa 50 pa po ang missing. So sa total actual po na body count sa mga biktima diyan sa inyong lungsod, ano ho, ilan po, Mayor, so far as of today? 116. Opo. 116. Yung pong bata na na-recover sa loob ng refrigerator, saan silang barangay, Mayor? Barangay Cantagnos. Mm-mm. Barangay Cantagnos. Mm-mm. Ilang family members po nung bata ang nawala? Nako. Dahil hindi ko matandaan, Ted, dahil halo-halo na yung mga kausap ko eh. Pero nasa ospital po siya, kausap ko siya, sumasagot. Ano naman ang spirit niya, no? Mm-hmm. Ayos naman. Mm-hmm. Opo. So, Mayor, ito hong moving forward. Marami kasing bata na nandun eh. Yung iba, wala ng pamilya. Hindi ko lang matanda kung kasama ba siya sa ganun. Opo. Opo. Ano ho ang balak muna ng LGU, Mayor, doon sa mga survivors pero wala na hong bahay? Ito po, galing ako doon sa site. No, tinignan ko yung barangay na katabi. Kung merong mga patag, maayos at malayo sa riverbank. Oo. Meron kasing recommendation yung engineering namin pero malayo sa barangay. Mm-mm. Malayo. So, sabi ko, tingnan ko nga yung area malapit sa barangay kung merong mahanap. So, rini-recommend namin yan sa MGB. Tiningnan na ng MGB yung isa, mukhang papasa naman. Pero itong nakita ko kanina, ipepresent ko pa. Mm-hmm. So, for relocation. Opo, opo. So, Mayor, sa kabuuan po, no, ng mga biktima dito, more or less, mga ilang bahay ang kakailanganin ninyong itukod, itayo, para po sa kanila? Itong Barangay Cantagnos, 156 households ito eh. Mm-hmm. So, sabi na lang natin 150 ang kailangan itayo, no? Mm-hmm. Eh, meron pang isang barangay na danger zone yung isang sitio niya. Mm-mm. Na merong 40 households. So, baka kailangan ni ng more than 200 households at 200 dwellings. Mm-mm. Baka yun ang kakailanganin. Opo. So, ngayon po, ang LGU naghahanap po ng appropriate relocation site na mas ligtas nga po. Ano ho? So, opo. Opo, opo. But do you have the capacity? Can you afford it? Kaya nyo ho bang magpatayo ng pabahay? At ano pong uri ng bahay kaya ito? Kaya namin magpatayo ng temporary shelter nila. Mm-hmm. Yung hindi na evacuation na meron silang sariling kwarto. Kaya na, pero temporary in nature, yung hindi semento. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero maayos ang bubong at may sariling mga amenities. Mm-hmm. Kaya namin yun, pero yung permanent, medyo malaki ang expense, no? Kasi gagastos din tayo sa lupa, no? Mm-hmm. So magpapatulong tayo sa national government.
May instruction naman si Presidente kay Secretary Del Rosario tungkol dito. But it will take time, Definitely. So Mayor, yung pong mga kasi na-interview namin yung Project NOAA nga, identified naman yung mga lugar dyan na landslide at flood-prone areas. So, sa ngayon po, may mga ilang pang lugar na danger zone pa rin. Anong inyong balak doon sa may mga tao pa doon? Yung mga danger zone, lalo na yung landslide area, wala nang tao doon. Tapos yung hazard map tungkol sa flooding and landslide, i-assess yun. Ititingnan ng engineering natin. Ito kasing mga area na may nag-landslide ngayon, wala itong nangyayaring landslide dati. Mm-hmm. No? Mm-hmm. At saka yung pinanggalingan nga ng lupa, malayo sa kanila. Mm-hmm. Talagang nag-liquify lang, inabot sila ng putik. Mm-hmm. Kaya ako, na-interview ko rin yung iba nakatira, sabi nila, dyan na sila lumaki. Tatay nila, dyan na rin lumaki. Wala namang ganitong nangyari. No? Mm-hmm. Yun nga, isang barangay, matagal nilang tinitirahan. Pero nangyari naman ngayon. No? Mm-hmm. Opo. Chartered city ho ba ang baybay? Component po ng province. Opo. Opo. Anong tulong sa inyo nila, Dominic, ngayon po nila Governor? Ngayon yung relief, food relief at saka heavy equipment na andito. May andito rin yung mga tao nila. Tungkol sa yung mga DRM nila nandito rin tumutulong. Opo. Maganda na ho ang panahon ngayon diyan, Mayor. Oo, cloudy lang. Pero hindi na ba umuulan? Opo. Sige. Kung sakasakali pong may gustong pumunta diyan para tumulong, saan po dapat dumaan, Mayor? Saan po ang daan papunta po, saan po kami pupunta? Sa munisipyo, sa City Hall? City Hall. Yung mga gustong tumulong in kunyari may effort sila sa relief dito sa ating gymnasium, kung may effort sila sa retrieval, doon tayo sa DRM kasi i-assign sila kung saan. Mm-hmm. Tapos yung medical naman, doon din sa DRM natin office. Opo. Ilan po ngayon ang inyo pong inaalagaan sa evacuation center? May 400 plus itong barangay Cantagnos na naka-locate sila, naka-evacuate sila sa senior high school ng Baybay National High School, no? Senior high. Tapos yung barangay Mailhi naman, meron ring 400 plus, mga 450, naka-locate rin sila sa barangay Kambunggan, yung katabing barangay. Mm-hmm. Doon sila naka-evacuate. So more or less, mga 900. Opo. 900. Ito po yung individuals, Mayor. 900 individuals po, opo, more or less. Opo. Sige po. Salamat po na marami. Ang amin din pong alagang kapatid foundation po sa TV5 Network ay magpapadala din po ng tulong dyan sa awa po ng Panginoon. Salamat po, Mayor, sa inyo pong panahon at good luck po, sir. Salamat, Ted. Apo, thank you. Apo, thank you. Si Mayor Jose Carlos Cari po ng Baybay City, Leyte. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.